Salamat sa inyong awitin. So ngayong gabi ay patuloy po tayong mag-uumpisa sa ating pag-aaral na may pinamagatang You Are Almost There. Tayo ay napakalapit na sa panahon na ating pinakahihintay. Walang iba kundi ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Ito ba yung kanina? Ito? Okay. So ngayong gabi ay ating pag-aaralan partikular o pinaka-sentro ng ating pag-aaral ngayong gabi ay tungkol doon sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Nanupat sa loob ng isang linggo ng ating pag-aaral ay ating sinisiyasak, ating tiningnan at ating idinidiin ng ating Panginoon ay napakalapit ng dumating. At ngayon, makatitingnan naman po natin at ating pag-aaralan ang mga senyales ng kanyang pagdating, yung tinatawag nating signs of the times. Okay, so sa panahon ngayon, kung makikita po natin, yung dating napakagandang nilikha ng ating Panginoon, yung dating tinitingnan natin na napakagandang mga tubigan, katulad po doon sa look ng Luneta ba yun? Hindi naman Luneta, doon sa book ng look ng Manila. Alam niyo yun? Dati daw napakalinis noong look ng Maynila. Pero ngayon, kapag ka nagpunta po kayo doon, napakadumi na at napakahirap ng mag-swimming. Kasi pagka lumublog kayo doon, baka magkasakit tayo. So ngayon ay usong-uso na yung water pollution. Ganon din naman yung air pollution. Lalong-lalo na doon sa mga urbanisadong lugar na kung saan nandun po yung mga factory na naglalabas ng usok na anupat sinisira yung ozone layer ng ating mundo. Na anupat sumisira at nagbibigay ng ating ano tawag doon? Climate change. Usong-uso din ngayon yung oil pollution. Nanupat araw-araw, buwan-buwan at taon-taon ay nakakakita tayo ng mga sunog at iba't ibang calamity, iba't ibang mga trahedya nang dahil sa pagbabago ng atin pong sanlibutan at atin pong iisa-isayin ngayon ang mga sinyales sapagkat itong mga bagay na ito ay natural lamang na mangyayari sang-ayon sa banal na kasulatan. Okay? So umpisan po natin ang pinakaunang talata na binasa kanina ng ating kapatid. John chapter 14 verse 1 to 3. At huwag magulumihanan ng inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon ay sasabihin ko sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, at kung ako'y pumaroon ay kayo, at kayo'y may paghanda ng dakong kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Tandang-tanda ko pa yung kami high school, pinamememorize po yun sa atin, yung let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me, in my Father's house of many mansions. And if it were not so, I would have told you, if I go and prepare a place for you. Anong kasunod? Ano? And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Yun po ay isang pangako. Nang sabi ng ating Panginoon, I will come again. Iba po yung I shall come again. Kasi kapag sinabi po nating I will come, ito po ay patungkol dun sa talagang direkta na talagang gagawin. I will come. Kung matatandaan nyo yung sinabi ni Martin MacArthur, yung atin pong kilalang kilala, yung tayo elementary, sabi ni MacArthur bago siya umalis dito sa loop, dito sa Pilipinas, ang sabi po siya, ano pong sabi niya? Don't you ever worry, I shall return. Ayun po ay hindi isang determinado. Yun po ay isang hindi sigurado sapagkat yung shall. Subalit ito po'y kanyang ginawa. Subalit kung ito po'y ating ihahaluntunan dun sa sinabi ng ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon, I will come again. Ibig sabihin, tiyak, sigurado ng ating Panginoong Hesus ay darating sa ikalawang pagparito ng Kanya. So ngayon, gaano na kalapit bago magwakas ang mundo? Nasaan na ba tayo ngayon?
Tayo ba ay malayo pa? Tayo ba ay nasa gitna na? Tayo ba ay nasa kahuli-hulihan ng panahon? Yun po yung ating pag-aaralan. So ngayon, nung mga nakarang taon, kung atin pong mababasa sa mga pahayagan, ay ibinalita yung balita na yung atin daw mundo ay matatapos at magwawakas sa pamamagitan ng isang comet. Nang sangayon sa kanila pong pagsisiyasat, ito daw comet na pumatay at nagpa-extinct doon sa mga dinosaurs, ito rin po yung maging dahilan ng pagkawala ng buong mundo. Yun po yung mga comet. Yan po yung babagsak at tatama doon sa ating mundo at magugunaw ang lahat. Yun po yung sabi ng ibang mga siyensa. Subalit ano ba talaga yung sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa kanyang ikalawang pagparito? So ngayon, meron naman nagsasabi na iba na siguro yung ating mundo ay matatapos sa pamamagitan ng mga malaking baha, malalaking mga tsunami, mga waves. Sa panahon ngayon, usong-uso po yung tsunami. Matatapos sa isang tsunami sapagkat yung ating mundo ay 70%, tama ba? Kung di ako nagkakamali, 70% of water. Kaya naman, kapag ka medyo nagkaroon ng maraming lindol, ay magkakaroon ng isang malaking tsunami at magugunaw ang buong mundo. Subalit, hindi po ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yan. Tiyak na sinasabi ng ating Panginoon ng mundong ito ay magtatapos at magwawakas dun sa eksaktong pagparito ng ating Panginoon. So yan po itiyak na nakasulat sa banal na kasulatan. Ano ang layunin ng pangalawang pagdating ni Jesus dito sa lupa? So sisiya sa atin po natin ito sa banal na kasulatan. Hebreo 9:28. At gayon din naman si Kristo na inihahandog na minsan upang dalhin ng kasalanan ng marami sa ikalaway pagpakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Apokalipsis 22:12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Upang bigyan ng kagantihan yung bawat isa. Ibig sabihin, wag po tayong mahihili kapag may nakikita tayo na yung mga, bakit kaya yung mga masasama, sila pa yung pinagpapala? Bakit kaya yung mga masasama, sila pa yung malalaki yung bahay, sila pa yung mga sagana sa pera, sila pa yung masasarap yung mga kinakain, samantalang tayong mga nagtatapat, tayo pa yung mga naghihirap. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito ay ibibigay niya sa atin yung ating ganti. Huwag po nating isipin, mga kapatid, mga kaibigan, na yung ating kabutihan na ginagawa sa ating kapwa ay babaliwalain at hindi papansinin ng ating Panginoon sapagkat sa kanyang ikalawang pagparito ay kanyang malinaw na sinabi, naggagantihan ko kayo ng isang ganting pala ng langit na bayan na aking inihanda para sa inyo. Kasunod, ngayon ay dadako po tayo sa mga tanda. Iisa-isa lang natin ito ng mabilis. Mga tanda sa huling araw ng kanyang pagparito. Okay. Una, number one, mga digmaan at kaguluhan. Sa panahon po natin ngayon, usong-uso na yung mga gera. Usong-uso na yung mga digmaan. Yung laban sa bansa, di po ba? Kahit hanggang ngayon sa Mindanao, marami po dyan, nung nakaraan nga lang yung NPA versus yung atin po mga military, naglaban-laban sila at marami ang namamatay. Yan, yung inyo pong nakikita na yan, ayun po yung pagsabog ng Hiroshima. Bam! Nung unang panahon, napakalaki at talagang nakakatakot kung atin pong titingnan. Ang sabi sa Lucas 21:9, at pagka kayo'y nakakarinig ng mga digmaan at ng mga kaguluhan, ay huwag kayong masisindak, huwag daw po tayong matatakot. Sapagkat kinakailangang mangyari muna ang mga bagay na ito, datapwat hindi pa malapit ang wakas. Kinakailangan na mangyari muna itong mga kaguluhan na ito, subalit hindi ito isang malaking hudyat na tapos na agad. Subalit ito po yung nagpapakita sa atin ng sinyales na napakalapit na ng panahon ng kanyang pagparito. Natupad po ba itong hula na ito? Natupad po ba? So malinaw po na yan na natutupad po yan hanggang sa panahon ngayon. So yung unang panahon, alam po natin na yung laban ng mga
ng mga bansa sa bansa, gumagamit lamang ng mga itak, gumagamit lamang ng mga pana, gumagamit ng mga espada para pumatay ng kanilang mga kalaban. Subalit ngayon, mas high-tech na daw ngayon yung ating pong pagpatay. Gumagamit na ng mga sopistikadong mga armas, katulad ng mga, ano tawag doon, yung mga missiles. Di po ba? Gumagamit na rin tayo ng mga kakaibang lumilipad. Na itong lumilipad na ito, pagka nakadetect ng tao, pagka tumama sa'yo, yung bala nila, talagang hahabulin ka pa. Di po ba? Meron na ngayon, kapag ka meron daw eroplano na pumunta doon sa teritoryo ng bansa, meron silang tinatawag na radar. Kapag ka ikaw ay nadetect ng radar na yon, meron silang ipapasabog na isang malaking missile at yun ay sasabog. Yung missile at yung missile na yon ay susunod doon sa eroplano kahit saan magpunta at talagang sakto na papuputukin at papatayin yung nakasakay doon sa mga papasok sa kanilang teritoryo. So usong-uso na po ang gerang ngayon. Ganon din yung mga acts of terrorism, mga digmaan sa bansa na gumagamit ng mga kakaibang material. Kagaya nito, gumamit pa ng isang eroplano na hindi nila inaasahan. Ito po yung mga sinyales ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Okay. Brother, ano? Kasi po ito pong laptop ko ay nasira yung charger at hindi na ma... Okay, iba lang po yung format nito. Pangalawa, malalagim na mga ayaw. Palipat. Okay. Yung pangalawa ay mga malalagim na mga kalamidad. Tingnan po natin. Ang sabi sa Lucas 21:25-26, at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga, ano po yan? Bituin. At sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa. So ito po'y maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ngayon, natupad po ba? Natupad po ba, mga kapatid? Yung mga daluyong doon sa dagat at hanggang ngayon tayo po'y saksi doon sa nangyari doon sa Yolanda. Nalupat ito'y kumitil ng napakaraming mga buhay ng tao. Sabi sa Lucas 21:25-26, magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at sila'y sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan sapagkat mga ngatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. So yun po yung mangyayari na magkakaroon daw ng mga daluyong at mga nakakatakot na mga kalamidad katulad ng baha, mga malalaking alon na tayo'y mararanasan sa huling panahon. Yang katulad niyan, yan po'y nangyari noon sa Japan, na kanila pang imbis na sila'y tumakbo, kanila pong pinikturan pa nila yung baha, kaya naman sila po'y naabutan, at yan po'y live na kuha doon sa Japan. At ano pa't ito po'y nakita nyo, napakaraming taong namatay dyan. Yan po'y mga taong nakikita nyo dyan, lahat po nang yan ay namatay dyan sa malaking anod ng tubig niyan. So yan po ay isang sinyales ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Nangyari po dun sa Japan, ito po ay picture dun sa Japan, yung malaking tsunami na kumain ng maraming mga tao na marami rin dito namatay, tambak din po dito. Marami din mga sasakyan ng mga nakalutang dito po sa atin sa Pilipinas. Naalala niyo po sa Pilipinas? Yolanda. So sa atin din po sa Pilipinas, meron din tayong mga daluyong, mga malaking tubig na naranasan
Doon po sa Yolanda at napakarami pong mga bahay ang nasira. Marami din mga taong namatay. Na anupat ito pong mga tao ay hindi na kayang ilibing lahat. Kaya halos bulldozer na lang. Sabi ng iba, Brad, 10,000 yung namatay doon. Sabi naman ng iba, 5,000 lang, 6,000. Pero ang mahalaga, 10,000 yung namatay doon sa isang malaking baha ng Yolanda. Ito po'y tanda ng pagparito ng ating Panginoon. So pila hanggang ngayon, pila po yung mga nasalanta ng bagyo at naghahanap ng mga donation na ito po ay maaaring makatulong sa kanila. Ngayon, uso din po yung mga baha, yung mga sunog, kabi-kabila dun sa Maynila kapag po kayo ay magbabasa ng mga dyaryo, maging ng mga telebisyon, may makikita po tayong sunog sa Manila at maraming mga bahay kapag ka nagkaroon ng sunog dun sa isa kapag ka ang dahilan lamang ay isang maliit na posporo, kaya nitong sunugin ang 5 bahay, ang 10 bahay, ang 20 bahay, kaya pong sunugin. At meron din ngayong landslide. Maraming mga kalamidad na tayo po'y naranasan po nating mga tao. Kaya ito po'y nagiging dahilan minsan ng pagluha ng ating mga mahal sa buhay. Pagluha sa ating mga mata. Nanupat, mga kapatid, bagaman mayroong mga ganitong pangyayari na maging maraming mga taong namamatay, maraming mga kagamitan, maraming mga bahay ang nasisira, ay meron pa rin tayong pag-asa na ang mga bagay na ito hindi po magtatagal at ang ating Panginoon ay malapit ng pumarito. Pangatlo, okay, malapit na rin tayo. Madali lang itong ating pag-aaral ngayong gabi. Pangatlo, paglawak ng karunungan. So, darating din daw yung panahon na lalawak yung karunungan. So, pangatlo na tayo. Unang, sabi sa Daniel 12:4, ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang mga salita, tatakan mo ang aklat, hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. Ibig sabihin, yung atin daw pong kaalaman, yung kaalaman ng tao ay lalago. Kung inaakala po natin, di po ba yung mga nakarang taon, almost 100 years o ilang libong taon na yung nakakalipas, ay wala pa rin itong mga computer, wala pa rin yung mga nakikita natin na projector, mga cellphone. Subalit, during yung last days po ngayon, yung 100 years, yung sa 21st century, ay bigla na lang sumabog. Hindi naman sumabog siguro. Bigla na lang lumabas yung mga iba't ibang teknolohiya na ating nakikita ngayon. So yun po ay bigla na lang. Nang sabi doon, sa darating ng panahon, maraming tao ang tatakbot pa rito at ang kaalaman ng tao ay lalago. Nung una, tayo po ay nakasakay sa kalesa. Di po ba? Sa kalesa. Sasakay ka ng kalesa, minsan sasakay ka ng mga, ano tawag doon? Ditula. Ngayon, hindi na po di kalesa ngayon. Usong-uso na po ngayon yung kahit pa, bawa, nung unang panahon, kapag daw ikaw ay mula sa Mindanao, papunta ka ng Luzon, aabutin ka ng ilang linggo bago ka mapunta sa Luzon. Kasi, wala masyadong sasakyan kapag ka wala kang kabayo, maglalakad ka na lang. Subalit ngayon, kapag ka ngayong gabi, nagpunta ka doon sa Mindanao, baka mga makalipas lamang ng 2 oras, nandun ka na. Dahil lumilipad na ngayon ang ating mga sasakyan, meron tayong mga matutulin at meron tayong mga magagandang mga barko na anupat kaya tayong dalhin agad sa napakalapit, napakabilis na panahon. Kahit kapag ka gusto mo magpunta ng Singapore, Malaysia, 2 oras lamang. Kaya na po nating makarating doon. Isang sinyales ng malapit ng pagparito ng ating Panginoon. Wala pa rin. Okay. So, wala pa rin. Tayo po ulit manalangin. Siguro,
gumagawa ang kaaway. Tayo pong lahat ay umuko para sa panalangin. Dakila at mahabagin po namin, Panginoon, sa gabing ito. Amin pong idinadalangin na patuloy niyo po kaming patnubayan ng inyong banal spirito na sa aming pag-aaral na ito, ito po ay tumatak sa aming puso at isipan na ang aming pong computer, ang aming mga ginagamit ay inyong samahan na ito po ay maayos at makatapos po kami ng aming pag-aaral ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pinag-pray na natin. Okay. So babalik po tayo. So isa sa kitang-kita natin na paglago ng kaalaman ay yung ating mga sasakyan. Noong unang panahon, nakita po natin na tayo ay nakakabayo. Subalit sa panahon ngayon, nakakotse na tayo, nakamotor na tayo dito sa AUP. Hindi po pwede na nakakahiya na naglalakad ka na lang. Malakas yung mayroong kang motor, mayroong kang sasakyan. Okay? So, sa panahon ngayon, hindi lang basta sasakyan yung gusto nila. Meron na rin itong pinakamahal na sasakyan, yung Lamborghini Veneno. Ito po yung nagkakahalaga ng 1 bilyong dolyar. Sasakyan lang yon. So, yan po. Kinakailangan makinis. Kinakailangan maganda. Kinakailangan mapogi ngayon. Hindi lang basta makasakay ka. Kinakailangan na din ngayon ay yung matutulin. Okay. Ngayon, may nagsasabi, siguro, darating din yung panahon, lumilipad na rin ang kotse. Kasi lagi naman traffic, kahit sa Manila. Napakahirap. Subalit mga kapatid, alam niyo po ba na yung maging yung paglipad ng mga sasakyan ay nagagawa na rin hanggang ngayon. Tingnan niyo po. Yan. Yan po yung bagong teknolohiya na nilabas ngayong 2016. Yan po yung lumilipad na kotse. Nakakita na kayo niyan. Siguro, excited na tayo diyan. Lilipad na yung mga kotse. Hanggang langit yan. Diba? Aston Martin. Hanggang langit, talagang mataas yan. Yan ang pangarap ng Aston Martin na mapag-produce ng mga kotse na lumilipad na kahit sa kapumunta, hindi mo na kinakailangan ng eroplano. Kotse na lang. Mapupuntahan mo na yung gusto mong puntahan. Magkano kaya yan? Makabili nga. Diba? Kasunod, yan po yung Espenoveva. Yan ba yung pangalan yan? Yan po yung bagong nilabas ngayon na Aeroman, yun po yung pangalan ng company, na ito ay naipalipad na, nailabas na sa buong mundo. Ito pong paglipad nitong kotse, na itong kotse na to, samantalang kaya nitong lumapag doon sa daanan, kayang dumaan doon sa mabilis na expressway, kaya din itong lumipad, kaya din itong paikot-ikot. Aba naman, mga kapatid, ito po ay isang katotohanan na lumalago talaga yung kaalaman. Ngayon yung motor. Hindi lang basta motor. Kapag ka ikaw ay may motor na medyo bulok na, nakakahiya ng dalhin. Ngayon ay automatic na. Ngayon ay di-start na. Ngayon ang motor, titignan mo na lang, mag-start na. Diba? Ito po yung motor na Lotus. Ide-detect lang. Alam niyo po yung ano, sa CR na, sa PIC. Dati, di-ikot pa. Ang hirap sa PIC. Ilalagay mo lang yung kamay mo. Merong ilaw na pula. Lalabas na yung tubig. Diba? High-tech. Pati yung mag-CR mo, pagkatapos mag-CR, magpa-flash na agad. Hindi na kinakailangang pindutin, di ba? Nakasubok na ba kayo dyan? Baka hindi pa. Marami dyan sa PIC, pumunta kayo mamaya, tingnan nyo. Okay, Lotus, kinakailangan makinis.
kinakailangan maganda. Hindi pa sila nakontento dito, natitingnan mo na lang, mag-i-start na. Yan, tingnan nyo yan, ginto, napakamahal. Sinong gusto sa inyo magkaroon ng ganyan? Motor yan, talagang malaki yung nasa hulihan, napakabilis daw yan. Sa ngayon, sa pagsusuri, meron din yan, isa pang maganda, parang gitara lang. Yan, napakabilis din yan, nakaganyan ka lang yan, napakaliit yan, pero ang tulin-tulin yan, talo pa ang mga kotse niyan. Yan po yung mga motor ngayon, kinakailangan, napaka-pogi, kinakailangan mapapa-wow ka, talagang napakaganda. Di ba? Di po ba mga kapatid? Yan po yung paglago ng ating kalaman ngayon. Sabi sa Biblia, nagpapamabilis, nagtutumilin ang mga sasakyan, nagpaparon at parito ang mga tao. Ngayon, pati yung outer space, nabot na rin natin. Meron na rin tayo mga space, ano tawag doon? Spaceship na pinapanilalapag at maging yung mga moon, maging yung iba't ibang mga planeta, ninanais na at iniisip ng tao na kaya na niyang puntahan. Di po ba? Yan po yung paglago ng kaalaman. Nung una, yung ating pong computer ay nag-umpisa sa IBM. Napakalaki niyan. Isang computer niyan. Katumbas lang yan ng isang laptop. Tingnan nyo, napakalaki. Magkano kaya yan? Ngayon, hindi na kontento yung mga tao. Nagkaroon na ngayon ng mga Mac na laptop. Ginto pa. Tingnan nyo, ginto. Kulay ginto ng mga Mac laptop. Napagkakaganda ng laptop ngayon. Isang pindot mo lang, napakabilis. Mas maganda nga yung hindi mo pa napipindot, nag-a-process na. Sana magkaroon ng ganun din. Okay, Mac. Ngayon, meron na rin. Dati yung computer. Di ganyan. Kaya nga lap, inilalagay sa lap. Ngayon, debug na. Ano yun? Backpack? Okay. Debug na po yung computer ngayon. Yung mga sinadala ng mga babae. Shoulder computer. Siguro. Oh. Tingnan nyo yan. Ginto. Ginto yung ating iPad. At nung unang panahon, tingnan po natin yung cellphone ngayon. Nung unang daw panahon, yung pinakaunang cellphone ay yung ano? Yung iniikot-ikot lang. Di ba? Yung tut-tut-tut-tut. Ngayon, nauso yung analog. Yung analog, minsan nakakatanggap ka lang, pero hindi ka naman nakakatawag. Yung analog, natatawag ka lang. Hanggang sa nauso yung text, yung beeper. Di ba yung nakalagay dito? Beeper. Kapag ka may beeper ka, piling mo artista na. Di ba? Piling mo, pogi-pogi ko talaga, may beeper ako. Ang pogi ko, talo kayo, mayaman ako dahil may beeper ako. Pero ngayon, kapag ka may ganyan ka, naku, nakakahiya na. Di po ba? Nakakahiya na. Nakakahiya nang ilabas. Wala na nga may ganyan ngayon. Nagkaroon na yung may mga 3210, 5110, yung mga cellphone na may sungay. Na kapag ka meron kang ganyan, naku, napakalakas mo. Kapag ka ikaw ay meron ganyan, talagang titili ang anang cheeks. Di ba? Pero ngayon, nakakahiya na rin may ganyan. Sapagkat sa panahon ngayon, nauso na at lumago na yung kaalaman, meron na tayong tinatawag na iPhone 7. Diba? Yan po yung napakamahal niyan. Siguro mga nasa 70, wala pa siguro, mga nasa 50 pa rin. Diba? iPhone 7 na napakaganda, kulay ginto. At kahit anong gusto mong gawin nandyan, pwede ka makipagtawagan, kitang-kita mo, pwede ka makipag-text. Text, lahat naman, diba? Pero may iba't ibang mga features na hindi po natin makukuha dun sa mga nauna. Ngayon, hindi na kontento. Meron din mga yung depend na. Kahit gusto ko nga yung cellphone na kahit ibagsak mo ng ganyan, hindi masisira. Yung mga depend, di ba? Yung mga malalambot na cellphone, uso na rin ngayon dahil lumalago yung kaalaman. Yan o, di paikot-ikot na lang. Pwede mong gawing relo, pagka pang forma mo, pagka gusto mong pantawag, tatanggalin mo lang. So, depend-bend na lang ngayon, di ba? Parang ano na lang, parang tissue na lang. Yan. Yan po yung bagong uso, 2016. Yan po yung Philips cellphone. Ba? Pwede ka pa pala makipag-online chatting dyan. Kitang-kita yung mukha ng kausap nyo. Oh. Di ba? Manipis lang yan. Ngayon, para na lang glass daw. Yung mga Google na yan. Titingnan mo na lang, good morning, 27 na, May 27 na. Ba, birthday ko yan ah. Di ba? Hotkeys, meron mga ganyan. Parang salamin na lang, pero magagamit mo yan. Ngayon, usong-uso na rin yung mga satellite na kahit nandun ka sa ibang bansa, tuwing laban ni Pacquiao. Di ba? Ano pong sinasabi doon? Live via satellites. For millions of people watching around the world to the right corner. Di ba?
Yan po, usong-uso na ngayon, kahit nandito ka sa Pilipinas, live na live mo makukuhanan yung nangyayari sa ibang bansa. Yan, usong-uso na rin yung mga makinarya natin, ang pangbarilan. Alam niyo po yung sasakyanan yung mga cyborgs sa US, alam niyo po sa US, hindi na yung tao yung sa huling panahon yung pasusugurin nila. Okay lang ba sa inyo na medyo magtagal tayo ng kaunti? Kaunti lang naman. Meron din tayong mga, ano tawag dyan? Yung mga sundalo. Na yung mga sundalo na yan, mga robot na, yung mga susugod dun sa mga tahanan. At makakapatay na sila na hindi sila nababawasan. Okay, mamadaliin na lang natin. Yung mga, sino nagbabasa? Yung mga stealth na hindi na detect ng mga radar. Usong-usong na rin po yan. Hindi ka na maabot ng missile niyan. Ayaw mag-play. Okay, pang-apat. Ang pagbagsak ng moralidad, pagbaba ng spiritualidad. Sa panahon ngayon ay bagsak na daw ang moralidad at meron na daw pong spiritualidad na napakahina sa mga tao ngayon. According to Gabriela, 400,000 ang mga prostitutes ngayon. So kung sino ang mga prostitute, napakarami daw ngayon. Increase ng pataas na pataas, taon-taon. Yan pa'y February 2003. Lalo na ngayon, baka million na ang mga prostitute ngayon. So 400 abortions. United Nations, 100,000 child prostitutes. Maging yung mga bata, nagiging prostitute. Yan po ay isang tunay na pangyari. At magugulat ka naman sa panahon ngayon. Usong-uso na yung pagbaba talaga ng moralidad. Yung same-sex marriage. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, magpapakasal. At magkakaroon daw ng anak na ampon. Diba? Yan. It's not okay to be gay. It's a sin. Buti pa sila. Ang nilikha ng Diyos ay lalaki at babae, hindi bakla at tomboy. Genesis 1:27. Yan, halika na yan. Sa US, sa iba't ibang bansa, sa London, sa Europe, mayroong mga ganito. Pasintabi po sa mga medyo ayaw ng halikan. Pero ito po ay talagang isang immoralidad na nangyayari. Kaganapan sa panahon ngayon, proud to be family. Diba? Proud sila. Sabi ni US Barack Obama, President, same-sex couples should be able to get married. Kinakailangan daw maging yung mga world leader natin ngayon. Kinakailangan daw yung mga parehas ng kasarian ay nagpapakasal. Buti na lang meron tayong isang Manny Pacquiao. Alam niyo ba yun? Sabi ni Manny Pacquiao, God only expects man and woman to be together and be legally married only if they so are in love with each other. It should not be of the same sex so as to adulterate the altar of matrimony like in the days of Sodom and Gomorrah of old. Manny Pacquiao. Sabi ni Manny Pacquiao, parang ginagawa nilang hayop yung mga tao. Kaya naman, alam niyo po, nakakapagtaka. Talagang tinayuan talaga ni Manny Pacquiao to eh. Pero nakakapagtaka dun sa news. Siya po ay nabalita. Pacman, nanindigan sa pagkontra sa same-sex marriage pero nagsorry sa mga nasaktan. Mga kapatid, naging controversial ang kanyang komento na yon. Hindi ba tama yung kanyang sinabi? Tama. Eh bakit naging controversial na ngayon? Ibig sabihin, marami ng mga tao ngayon ang tumatanggap sa ganito sapagkat sila ay hindi nagbabasa ng banal na kasulatan na sinulat ng ating Panginoon. Tama po ba? Okay. So alam niyo po kung sino yung iboboto niyo. Oh. Ano lang 'yon, side track lang. Okay. Ikalima. Pagkahumaling sa kalayuan. Usong-uso na ngayon yung mga kalayuan, di ba? Yung magpapasaya sa atin, yung kapag tayo na boboring, pupunta lang tayo doon para maging maligaya yung buhay natin, di ba? Ngayon, 'yan. Kung gusto natin mag-inom, laklak ka doon, pare, mag-inom tayo para makaranas tayo ng masarap dito sa buhay. Ngayon, uso na rin yung mga bata. Yung ginagawa nilang libangan yung panonood ng mga, ay yung pag PlayStation, di ba? Yung mga sa computer, dun sa iPad, dun sa mga iba't ibang mga PlayStation. Kaya naman, nauso na yung Just Play, Call of Duty, Kill Kill. Kaya yung mga bata ngayon, para napakadali, napakasarap ng pumatay. Ito po yung nangyayari ngayon, na kapag ka ikaw yung laro na yung nilalaro ay walang pagpatay, parang parang boring, di ba? Katulad itong laro na to, yan. Kapag ka tayo naglalaro para daw dumudugo, talagang tayo pumapatay.
Kaya naman, sabi, paano natin i-justify doon sa kautusan ng ating Panginoon na thou shalt not kill, samantalang ikaw naman ay pumapatay maging sa mga laro. Pinapractice mo pa, di ba, yung mga bata? Katulad itong laro na to, pagpatay, di ba? Kinakailangan makarami ka ng papatayin para makarami ka ng star points, di ba? Tingnan niyo yan. Kaligayahan yan sa mga tao ngayon. Pagka pumapatay, tuwang-tuwa sila. Yung mga movie, yung mga action star, yung mga FPJ, di ba? Gustong-gusto natin yan. Gustong-gusto natin yung mga binabaril, yung mga rat-rat yung mga baril, di ba? Gusto natin yan. Gusto ng panahon natin ngayon yan. Sapagkat sa huling panahon, ito po yung hinihula ng banal na kasulatan. Kaya naman, marami ngayon yung mga naglalaro ng computer. Ayan yung brain activity ng violent game player. Nawawala ng brain activity, kaya naman nagkakaroon ng mas maraming gray matters dun sa utak. Hindi katulad ng mga hindi naglalaro, mas marami pang gumagana sa utak nila. Tatapuan, alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Yan, sa panahon ngayon, usong-uso na po yung ISIS. Alam niyo yan? Yan yung mga Kristiyano, pinagpapatay nila, walang awa. Pinagraratat, pinagbabarel ng walang awa. Nakakatakot na nga kapag tayo sinugod dito ng mga ISIS, di po ba? Nung nakaraan lamang sa Paris, maraming tao namatay. Ano kaya kung mangyari sa AUP yan? Di ba? Buti na lang. Magkakalayo yun sa atin. Dito yung Sampaguita, dun yung Mulabe. Buti na lang, di ba? Konti lang yung mapapahamak dun sa Manila. Pasabugin mo lang yung isang building. Patay na lahat. 100,000 ang mamamatay. Pero sa AUP, masalamat po tayo. Maglalakad nga lang tayo ng mas malayo. Di ba? Okay. ISIS. Yan. Totoo po yan. Live po yan na kinuha. Talagang pinatay nila lahat ng yan. Pinakita nila sa buong mundo. Nakakatakot na ang panahon ngayon. Hindi natin alam kung kailan ang panahon. Di ba? 2 Timothy 3:2, sapagkat ang mga tao'y magiging may bigin sa kanilang sarili, may bigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, mahilig magmura, masuwayan sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kapanalan. Kaya po yung mga bata ngayon, matapang pa sa kanilang mga magulang pag pinapagalitan, parang sila pa palagi yung tama, di po ba? Nangyayari po ba yan ngayon? Nangyayari. Tulad nito, ang laki-laki na nga yung earphone, ang tawag yan? Microphone. Sabi, tigilan mo na yan. Pero yung magandang ano, college student, gusto pa rin mag-text, sige pa rin text sa boyfriend, kahit sinasabihan na natama na yan, gabi na, alas 12 na. Di ba? Di po ba? Yan. Hindi ko nalagyan ng ano eh, ng screen eh. Yung merong ano, pinapalabo kasi ayaw sa laptop eh. Pero yan, yung mga bata ngayon, natututo na. Masama na sa kanilang mga magulang, sa lahat ng mga taong nakikita nila, sapagkat lumalago yung mga masamang impluensya na yung mga bata ngayon ay masuwail at hindi na sumusunod sa kanilang mga magulang. So yan po yung nangyayari ngayon. Nangyayari po ba yung nasa Biblia? Tama po ba? Hindi. Tama. Sabi sa 2 Timothy 3:3, walang katubong pag-ibig, mga walang paglumbay, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Ano pa? Ayaw na. Na may anyo ng kabanalan datapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. So yan, malapit na tayo sa mga nagda-drugs. Yan po yung, marami po ngayon yung kalat na kalat na mga sa internet, yung mga pornography, yung iba't ibang mga panuurin na sisira ng utak ng tao. Kaya naman, dun sa palabas po natin ngayon, kahit kayo po ay dati sa Manila, kapag kayo magda-drive, marami dun yung mga nakapanty lang, yung mga nakabrief lang. Pinapakita yung katawan, eh buti na lang, nabalita dun sa TV, marami daw naka-aksidente. Sa kakatingin dun sa mga magagandang katawan, naka-aksidente yung mga nagda-drive. Kaya ngayon, bawal na. Hanggang dito na lang. Di ba? Ganito na lang. Eh dito nun sa AUP, pinagbawal yung below the knee. Ang sabi ng mga kaibigan kong babae na iba, ano ba yan? Yung mga AUP na yan, napaka-killjoy nila. Ito lang naman, hanggang dito lang naman, bakit ipagbabawal pa? Ano yan? Magiging Ellen White? Mga kapatid, pagka daw tayo ay medyo mahaba, ang tawag sa'yo, Ellen White, Maria Clara. Pero kapag medyo maikli, masaya, enjoy tayo. Papakita yung legs, papakita yung mga puson, papakita yung mga magagandang likuran. Mga kapatid, pagsasakay ka naman sa jeep, todo namang ganyan. Di ba?
Sabi nung aking kaibigan, bakit kaya naman nila binababa pa? Eh kaya nga nila pinaikli ah, para makita eh. Tapos pagka tumitingin ka, pagagalitan ka pa, di ba? Di ba? Pagagalitan. Eh kaya mo nga pinaikli ah, para makita. Kaya kapag ka kayo'y nagsusuot ng maikli, kapag ka may isang lalaki nakatingin sa inyo, isang oras na nakaganyan, huwag kayong magagalit. Kasi gusto nyo makita eh, di ba? Okay. Kasunod, mapanirang lindol, bagyo, at mga kagutuman. Okay. So, isa, alam naman natin yan. Understood na naman yan na maraming mga lindol na nangyayari sa panahon ngayon. At dito raw, okay, sunod-sunod na natin yan, malapit na tayo. 600 major earthquakes each year, mga lindol at mga iba't bandako ng kagutom. Alam niyo po dito ng West Valley Point, alam niyo po yung West Valley Point, na dito raw sa parting Silang, doon sa may parting Kawad, ay meron doong West Valley Point na doon magmumula yung mga magaganyan na lupa. Diba? Pati doon sa dulo ng AUP, lumalapit sa Kasili. Kapag ka nangyari itong lindol na inihula, na sinabi ng mga P-Box, tama ba, P-Box ba? Mga kapatid, kawawa tayo dito sa AUP. Damay po tayo talaga. So ibig sabihin, ito pong mga paglindol na nangyari doon sa Nepal, sa iba't ibang parte ng mundo, ay tunay na mangyayari din sa atin. Ito po'y mararanasan ng iba't iba, mga kapatid. Sana naman, sa kalooban ng Panginoon, tayo po hindi makaranas ng ganitong lindol. Mga iba't ibang mga agutom, mga salot, sa iba't ibang bansa, yan, mga sakit, mga mad cow disease. Sa panahon ngayon, yan, usong-uso na po yan. 33% yung homeless, walang mga tahanan, nakatira lang dun sa kubo, nakatira lang dun sa mga tapal-tapal na pinagamitan ng mga commercial, yan. Rumarami yung mga nagugutom, nahihirapan, walang sustansya katawan. So, understood naman yan. Kasi alam nyo na yan, maraming basura, di ba? Naghahanap ng pagkain sa basura. Ngayon, ito na po yung mga nasa huling talata. Isang mahalagang pabalita sa sanlibutan sa mga huling araw. So, ito po yung mahalagang pabalita. Noong panahon ni Noe at ipapangaral ang ebanghelyong ito, sa karihan, sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo, sa lahat ng mga bansa. Kung magkagayoy darating ang wakas, mga kapatid, ito pong lahat ng ito na ipinapamamalita sa atin ngayon ay isang pagpapakita at pagpapahayag, itang isang refleksyon nung nangyari kila Noah na pinamalita yung malapit ng pagkawakasan ng kanilang lugar. Subalit yung mga taong hindi nakinig sa kanya ay nawala kasama ng malaking tubig. Kaya naman, iilan lamang po yung mga natira. Okay. So, ibig sabihin, lahat po ng ating pong nabanggit, natupad po ba yung sinabi ng banal na kasulatan ng mga sinyales ng kanyang ikalawang pagparito? Natupad po ba? Pakitaas nga po ng kamay na nagsasabi na natupad ngang lahat. Pakitaas nga po ng kamay. Okay. So, natupad po ang lahat. At tayo po ay nasa ikalawa, huli ng yugto ng ating buhay sa mundo. Kaya nga kayo'y magsipaghanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi natin iniisip. Kaya naman habang nagtutumulin yung ating mga orasan, yung ating mga panahon, kanina lamang ay umaga na, ngayon naman tapos na yung ating oras. Di po ba? Habang nagtutumulin ay gamitin na natin yung ating panahon, aksayahin na natin yung ating oras para sa mga bagay na ating ikaliligtas, sa mga bagay na kapakipakinabang at upang tayo maging handa sa pagparito ng ating Panginoon sapagkat siya'y darating, tatapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparang kasabay ng malaking ugong. Darating ang panahon, mga kapatid, mga kaibigan, na lahat ng ating mga tinatangkilik, lahat ng ating pinag-iipunan, lahat ng ating binibigyan ng ating lakas, lahat ng yan ay matatapos, lahat lang yan ay masusunog, mapupunta sa wala. Subalit yung mga tao na nagtatapat sa ating Panginoon, yung mga tao na sumusunod sa ating Panginoon at nagtalaga ng kanilang buhay, bagaman may mga daluyong, bagaman mayroong mga nakakatakot na pangyayari sa mundong ito, ay mananatiling tapat hanggang sa huli. Tama po ba? Mananatiling nakakapit sa Panginoon ng buong sangkalangitan, sa Panginoon na tumubos sa atin at lahat tayo maghihintay sa napakapalad na pagdating ng ating Panginoon.
kahuli-hulihan, yamang lahat ng mga bagay na ito'y mapupugnaw ang ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. So ang ating Panginoon ay darating. Si Jesus ang nagliligtas sa walang hanggang kamatayan. Tandaan po natin. Si Jesus ang nagtuturo sa atin kung paano mabuhay ng tama. Si Jesus ang nagpapatawad ng kasalanan. Si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Amen? Amen. So mga kapatid, sa loob ng isang linggo, ay ating nasaksihan yung katotohanan ng ating Panginoon ay nag-alay ng buhay sa atin. Ano po yung ating magiging tugon? Nalam na natin na tayo ay nasa panahon na ng kanyang napakalapit na pagparito. Ano po ang ating gagawin? Iintay na lang ba natin na tayo mawala ng buhay? Iintay na ba natin na kung ano pang mangyari sa atin bago tayo tumanggap sa Panginoon? Ngayon na po ang panahon ng ating pagtanggap sa Kanya. Atin pong pakinggan ang ating kapatid na kakanta ngayong gabi. Lord, how far away are we from home? Lord, we long for your peace. You have promised us that you'll be back, so give us faith to to face. There'll be no pain, no tear, no sorrow, nor death. Let us wait for that glorious day when Christ will come. Hold on, God's children, we're almost there. Lord, how long this battle we will fight? Lord, we long for your peace. Lord, have promised that in you we've won, so give us faith to faith. There'll be no pain, no tears, no sorrow, nor death. Let us wait for that glorious day when Christ will come. Hold on, God's children, we're almost there. When we promise that you're coming back. We're almost there when that day. Mga kapatid, mga kaibigan, ating nasaksihan yung maiging pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin. Ating napakinggan yung kanyang mga pangako sa atin na balang araw lahat ng mga luha sa ating mga mata, lahat ng kahirapan na ating mga nararanasan ay magtatapos na rin sa wakas. Napakalapit na ng panahon, mga kapatid. Napakalapit na ng kanyang ikalawang pagparito at matatapos na ang lahat. Sino po sa atin ngayong gabi ang nagsasabi na ngayon na natagpuan ko na ang Panginoon sa buhay ko ay hindi ko na siya pakakawalan. Ngayon ay tatanggapin ko siya ng buong buhay, buong kaluluwa.
Marahin marami po sa atin na nag-iisip ngayong gabi. Sino po sa atin ang nagdidesisyon na simula ngayon ay kikilalanin ko ang Panginoon bilang aking tagapagligtas. Simula ngayon ako'y tutupad ng kanyang mga utos. Simula ngayon ako'y mangingili ng araw ng Sabbath. At ako'y maghihintay sa kanyang napakalapit ng pagparito. Sino po sa inyo ang nais magtalaga ng kanyang buhay sa ating Panginoon? Nais ko po kayong hilingang tumayo ngayong gabi. Lahat na nagsasabi na ngayong araw, Panginoon, ang aking buhay ay sa iyo lamang. Ngayong araw ay nais kong italaga ang aking buhay. Nasisikapin kong sumunod sa inyong kautusan. Nasisikapin kong ibigay ang lahat ng nasa akin ngayon upang kayo'y sambahin, papurihan sa lahat ng inyong magandang ginawa sa amin. Ngayon mga kapatid, nais ko pong hilingan, sino po sa inyo ngayong gabi ang nagnanais na tumanggap sa Kanya na noong mga nakaraang mga araw ay hindi pa alam ang aral, hindi pa alam kung ano ang katotohanan na ngayon ay nalaman na ang katotohanan mula sa Biblia. Nais ko po kayong hilingan na lumapit dito sa harapan. Lahat po ng aming mga hindi pa kapananampalataya na nais na tumanggap sa aming Panginoong Hesus, sa ating Panginoong Hesus, nais ko po kayong hulingan na lumapit dito sa harapan. Mayroon po ba dito sa bulwagang ito na nais na tumanggap sa ating Panginoong Hesus? Mayroon po ba dito mga kapatid? Mga kapatid, sa gabing ito, nais ko po na sa atin pong pagtatalaga ng ating buhay, sa ating pagpanalangin, ay sikapin natin na isa puso ang lahat ng ating napag-aralan. Nais ko pong magbigay sa inyo ng isang panalangin. Dakila at makapangyarihan namin, Panginoon, amin pong nasaksihan ang inyong kadakilaan. Nasaksihan namin ang inyong mapagmahal na karakter sa bawat isa sa amin. Ang amin pong dalangin, lahat kami na nakatayo ngayong gabi, Panginoon, amin pong itinatalaga ang aming buhay sa inyo. Nawa kami inyong tanggapin at ang aming pag-ibig sa inyo ay lumagupa araw-araw na lahat ng aming napag-aralan sa loob ng isang linggo ay hindi masayang at ito po ay aming gamitin sa aming pamumuhay araw-araw at sa aming paghihintay sa napakalapit na na inyong pagdating na aming matagal nang hinihintay. Panginoon, basbasan niyo po nawa ang bawat isa sa amin at ingatan kami sa aming paghiwa-hiwalay. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at itinadalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas sa Panginoong Hesus. Amen.